Kamusta, kamusta ang lahat? Kakasunod ko lang sa mga bata. Ito yun si Jenny. Nandito si Inday. Galing kami sa school ni Inday. Nagmamadali ako kanina. Kay bakit? Hindi ko nakita ang key. Sobrang late ko na. Hanggang ngayon, wala pa din akong key. Hala, uy, makulimlim ba? Hyper mong kay ka lang. Why you're so very, very hyper? Ha, we will, dito tayo dadaan, nak. We will go this way. Because... Yeah. Iniwan ko yung bahay na walang susi, hindi nakalock to. Hindi ko alam kung saan ito nalagay. Kaya sobrang late namin. At ngayon, papauwi na kami ng mga kuya. Bango ng barbecue. Papauwi ng barbecue at ang aming mga neighbor. Pauwi na kami ni Inday. At, uy, mayroon pala yung babae doon. Shock naman ako. Kasi ba tayo dito na? Ano nangyayari sa kanyang sasakyan? What's that, Jenny? Ikaw, tinanggal mo yung kanyang kuwat sa kanyang buho. Tali. Dito ka tayo, dadaan lang. Kay mamadali ako. Back. Dito yung sasakyan, una. Tumitingin yan siya. Ay, alam po, walang tao. Vlog pa mo, kasi hindi yun, Jenny. Oh, na-late ako, oy, 4:46, 4, no. Dumating ako doon, 3:10 lang, 10 minutes late. Sabi ko talaga sa teacher ni Jessica, sorry, late na late talaga ako. Sabi niya, okay lang. At alam niyo ba anong nangyari? Si Inday Jessica, hindi talaga siya sinungaling. Kay dito, pag nag-absent yung bata, tatawagan mo yung school na nagkasakit. Bawal kang mag-absent para holiday lang. Uy, kasaba ninyo, nak. Ang nangyari si Inday, hindi talaga siya nag-lie. Sinabi ba naman ang guro niya? Saan kayo pumunta? Hindi na ako makapag-lie. Ito kasi siya, nagsabi talaga siya. Yeah. Yeah, because it's air. Ayan, oh, hindi nakalaki. Hoy, hoy! Si Inday! Get down, nak! Ipasok ko muna si Inday. Chikahan ko kayo ha kung anong nangyari. Jenny! Inside kayo na. May sasakyan dyan. Come here. Come inside, nak. Wait. I can't get down. Okay. There you go. Wow, take your cardigan off. But it's so cool because they... That's not free because they have a window. Yeah, Jenny, come. Okay, there's a police. Police is coming. Come quick. Mommy. Wee. Mommy's not free because they have window. Yeah, okay. Get the... Open the door, please, nak. Yeah, the bin fall down. What happened to the bin? Why it fall down? Aray ko po. Because it's the wind. Huwag niyo sabihin ha, na walang susi ni Inday dito. Buti na lang, walang pumasok. Safe naman dito, wala talagang. Hindi kagaya sa atin na maiwan lang natin yung ating cellphone. Yun yung sabi ko sa inyo na si Inday. Hindi talaga siya nag-lie. Uy, sinabi ng kanyang guro. Saan kayo galing? Nag-ano bro kami? Nag-holiday. Di ba pumunta kami sa aming auntie nung last time na meet ko yung aking family? Hala kay. Hindi naman ako makasinungaling. Pero nagtawag ako sa school. Sabi ko, hindi makapunta si Jessica sa school dahil nagkasakit siya. Hindi ka kasi pwede magtawag na hindi makapunta si Jessica sa school dahil nag-holiday kami. Hindi pwede. Bawal yan. Kaya ay, na-booking pa din ako. Ha? Where is it? Oh, did you like it? Yeah, you keep having sandwiches. Ay, naku, nahiya talaga ako sa kanyang guro talaga. Sabi ko na lang, sabi niya, saan kayo pumunta? Doon sa Cornwall. Doon kami, naglamping daw kami. Ah, nagsalita-salita talaga si Inday. Sinabihan namin siya, huwag ka talagang magsalita ha, sabihin mo. Pero alam niyo ba, lesson is the lesson. Bawal natin, ano naman talaga, it's wrong na turuan natin yung ating anak sa pagsisinungaling. Kaso lang talaga, iba yung school nila dito na... Pag absent ka, dapat meron ka talagang valid reason. Hindi ka pwede mag-absent lang kaya mag-holiday kami. Ah, booking pa din, oy. Sinabi ng kanyang guro, maganda ba doon? Sabi na yun, enjoy ba kayo? Oo, sobrang enjoy ko. Sobrang enjoy, sobrang napahiya ako. I feel so embarrassed talaga. Kasi, ay, nako, Inday talaga, oy. Sabi niya, taga doon din ako, eh. I like your place, sobrang ganda talaga ng place niya din sa Cornwall. Ay, good to know daw na na-enjoy daw namin yung aming holiday doon. Ay, naku, si Inday na talaga. Kaya ngayon, hanapin, ang goal ko ngayon, hanapin ko yung susi.
Bagay ra ba sa akin ito? Binili ito ng kanilang tatay isinuko. Magluluto din ako. Hindi pa ako naglaban na naman ako. Palagi akong naglalaba. Ayan yung aming pram. Ipapasok ko yan ngayon. Medyo may init pala. Saan ba kaya yung nalagay yung aming susi? No, hindi ko talaga mahanap yung susi namin. Ay, masakit pala yung aking tiyan ngayon. Nabutudan kay sobrang hangin. Nakaganito-ganito si Inday. Saan ko kaya nalagay yung dalawa kong susi? Hindi ko talaga mahanap. Akala ko kanina nilagay ko sa pram kasi most of the time ilalagay ko talaga siya sa pram para hindi ko na siya hanap-hanapin. Ay naku, ngayon kaya yun, no? Pagdating ko kasi kanina nabisi ako kay nagtawagan kami ng pamilya, natsikahan kay maraming ang ganap ng pamilya. At saka nakalimutan ko kung saan ko talaga nilagay. Check ko pala, no? Baka wala na dun ang aking laptop. Baka bila ang pinasok dito tapos wala na yung aking laptop. Tingnan natin. Ay, nandiyan naman pala. Hindi naman kasi ganun din dito na mayroong mga... Hey, well, sana lang talaga hindi ganun. Walang magnanakaw ba? Kakalimutin talaga ako. Ay, meron to kanina. Dalawa. Ito yun, oh, sa backpack. Wala naman na siya dito. Kasi tirinansfer ni Inday. Parang mayroong tumitinig dito. Parang dito, no? Walang i-check ko muna, eh. No, yun. Si Inday Jessica. Hindi talaga siya sinungaling na bata. Nagsasabi talaga siya ng totoo. Ako ay napahiya talaga. Hindi naman sana dapat gagawin yung ganun. Kasi dito kasi, pag holiday, sobrang mahal nga ng kanilang mga renting. Kaya ayaw namin mag-holiday-holiday pag break ni Inday Jessica. Kay na, sobrang mahal. Ang one day mo na pang rent, pang ano na yun, parang pang Pilipinas naman yan, papunta. Ang one night mo na rent, 300, 200. Sobrang mahal. Kaya noon kami pumunta talaga na hindi break ni Inday. Kay hindi masyadong mahal yung aming gastos dito ba sa lugar nila. Sobrang mahal mag-holiday. Kaya yung iba, pa mag-holiday sila, mas gustuhin na lang nila na mag-holiday doon sa Spain, doon sa labas ng bansa. Kaya kung dito lang, mahal yung kanilang mga hotel, mahal yung kanilang ma-stayhan, mahal talaga lahat. Yung iba, yung isa ko ngang friend, sabi niya, nag-holiday daw sila sa Spain. Kaya dito daw, same-same lang daw yung gastos. Ipunta na lang nila ng labas ng bansa. How I wish yung iba, mostly talaga dito sa Spain sila pumupunta. Kaya malapit lang kasi yung Spain dito. Kinaani ba? Malapit. Kilalang nyo ba si Ani? Malapit lang kinaani dito. Kunti lang. Hindi din ganun kamahal talaga yung mga flea tip. Masahe sa plane. Hindi talaga ganun. Kaya yun yung pinipili ng iba. Pero yung kami yung pumunta doon kay Auntie, hindi naman ganun kamalaki kasi yung binayaran namin sa camping pad. Yun yung cheapest way na pang holiday yung camping pad. Kaso lang nga, wala silang toilet sa loob. Meron akong chinek na camping pad doon, 10B. Nandun lahat. Mayroong microwave, mayroong lahat-lahat talaga. Shower, wala ka nang hahanapin. Nasa loob lang. Hoy! Kaya ang isang gabi kay 300 man. 300 ang night. 100, 200, pag break ni Inday JJ, 300 per night. Tapos, kung 2 nights ka, 600 pa, naya, uy, sobrang mahal talaga, promise. Sa Pilipinas, magkano ba yung mga rent dyan sa Pilipinas ngayon? Pag nag-hotel-hotel ka, 1,000 ba yung pinamahalan? Or meron pa mas cheaper dyan? Kasi ang alam ko, may dati ang 500, mahal na yan sa Pilipinas na hotel eh. Hindi ko alam ngayon kasi hindi pa man ako nakaka-uwi ng Pilipinas. Hopefully, makauwi tayo. At yung mga plano ko, wala na, makikinig ako sa inyong lahat. Wag akong umuwi kasi mahirap din ang Pilipinas. Dito na lang ako, mag-standby, magpakabait ako dito. Oh, alagaan ko yung... Uy, patay naman. Basta na nung ko, alagaan ko yung aking mga anak. Kung ngayon, magluluto ako ng mga pagkain din ng mga buhay. Manonood ako. So excited talaga. Manonood ako ng magandang dila. Isang ways din yan. Nakahelp sa aking anxiety and anxiety. Pagkatuliling in the agent, kaya nadadivert yung aking utak. Yung magandang dila. Paborito ko kasi. Ito ko talaga yung character ni Budol. Herlin ba yan? Herline? Herlin? Gustong-gusto ko yung character niya. She's very honest sa kanyang self. Wala siyang pretensions ba? Kahit madami siyang bashers.
okay lang sa kanya. Yan yung tunay na maganda. Hindi sa panloob. Noon, sir, naabot naman tayo ng mga hindi sa panloob lang, ay hindi sa panlabas. Ang ugali daw sa panloob ang tunay na ganda. Kaya ako, ang aking ugali, hindi maganda. Ang paglabas, hindi pa maganda. Nako po, si Inday Eljen. Wala na talagang pupunit sa'yo. Wala na pupunit, pupulot sa'yo, Inday Eljen. Malapit na ako dito matapos. At ang recycle ko na lang, ayan ang mga recycle. Tumbling. Oh no, my goodness, tumbling siya. Is the tumbling? Yeah, tumbling na. Kuha tayo ng silopin dito. Kay ito yung ating mga ipang-recycle. Oh, madami-dami yung ating recycle dito. Yung ating hoover na chart. Ba kaya yung hoover natin, no? Ano sa giliran. Lagay ko natin to. Ganito lang talaga yung ating buhay. Ay, buhay, ay weather-weather lang. Sometimes happy, sometimes sad, sometimes, oh. Laban lang tayo, eh. Laban lang talaga tayo sa ating mga life. Kay habang may buhay, mayroong pag-asa. Habang may buhay, may problema. Habang may buhay, may solusyon lahat ng problema. Oh, nagsermon na si Inday Eljen. Sermonan mo yung sarili mo, Inday Eljen. Huwag ka dito sa amin mag-sermon. Yung sarili mo, isermon mo. Yan, Inday Eljen. Ay, happy din naman ako, bay. Kayong mga bata ko, happy na ako sa kanila. Makita ko silang happy. Soon na. Miss na miss ko na ang aking pamilya, ay. Nag-usap-usap kami ng aking sister. Yung sister ko, because she's very positive. At alam niyo ba yung ugali ng aking sister? Hindi siya yung mag-jilos-jilos kay sa akin, na magkumpara-kumpara kay siya sa akin. Hindi kami ganun dalawa. Mayroon kasi akong nakitang program na twin sister sila, na jealous kay siya sa kanyang sister, tapos inagaw niya lahat na kanang pati boyfriend, dinagaw niya sa kanyang twin sister, kay nasisuya agad siya na jealous siya ba sa kanyang sister. Sabi ko, Lord, I'm so thankful kasi kahit hindi kami mayaman, kahit hindi kami ganun ka, ano talaga, kahit hindi kami malapit, yung sobrang layo ng aming lugar, dalawa, super close pa din kami at wala kaming envious, wala kaming pagjiljilo sa isa't isa. Nagtutulungan kaming dalawa. Kung siya mayroong problema, nag-a-advise ako sa kanya. Pag ako naman mayroong problema, siya yung mag-a-advise sa akin, siya yung mag-comfort-comfort bitaw sa akin, yung family ko. Kaya thankful na din ako. At kayo din, nandiyan din kayo para sa akin kahit hindi ko kayo kilala. Yan yung tunay na treasure sa ating buhay, di ba? Sige, hindi ha, Inday Eljen. Yo, pamarda, Inday Eljen. Hala ka, umula na talaga. Hindi pa ako natapos maglaba. Palagi akong naglalaba. Kay para ma, ano na, magtitiklop ako mamaya. Itiklop ko na, okay. Yan niya ba yung aking weakness? Yung paglalaba, tapos tiklop. Ay, hey, ang tiklop talaga. Hindi talaga ako stiklop. Bahala lang sanang iba pa ipagawa niyo sa akin. Huwag lang magtiklop. Ayan na, linisan ko to dito. Kay nagkamay-kamay na naman to ni Inday Jessica. Hindi to talaga namin nagamit, oh. Ayan. Ayaw namin gamitin. Baka i-charge kasi kami niyan. Napag-alis namin, uy, sobrang dumi. Ayan, okay na yan. Wala na. Alikabok pala to dito, oh. Ayan yung sign na hindi talaga namin ito talaga ginagamit. Kay, oh, grabe yung mga alikabok. Hala, ano kaya yan, oh. Hindi ko alam kung ano yan. Hindi ako magagay niyan. Si Inday nito. Kay ang mga kamay, ipangpahid lang man yan nila dyan. Nakuha ako ng bago. Ayan. Para. Tapos sa sahig na dahil ako. Mag-move na ako sa sahig, doon sa lamisa. Kay madami din akong ililipit doon sa lamisa at sa sala. Okay, maglipit muna ako, ha? May! Magandang dilag. I'm so excited. Meron ng episode 6. Ako na talaga yung nakasubaybay. Bigyan ko din ng time yung aking sarili. Uy, kaya palagi lang talaga akong buraba. Oh, buraba, baba. Ayan. Jenny, ano yung... What's that smell, Nak? Parang may smell ng vitamins. Hala, ang vitamins na mga bata. Nakalimutan ko silang lagyan. Baluna ng aking auntie to. Galing pa itong Cornwall. Dinala namin dito kasi siya talaga yung nag-slice ng mga fruits ng mga bata, mga apple. Sobrang caring yung aking auntie. As grabe makakompliment sa aking mga anak. Natutuwa talaga ako sa aking auntie. Ay, I can't explain. Oh, I can't explain. Hey, I can't explain. Hala. Oh my goodness. Sinabi ko pa rin po yan sa vlog na
Akin na yung lilinisan doon sa isa. Hindi na naman natupad. Puro lang talaga. Puro lang talaga to siya, storya. Wala sa gawa. Puro lang. Ano ang tawag doon? Puro lang salita. Wala sa gawa. Nakalimutan ko. Kaya pag halaka. Uy. Pag kasi ako'y nagkuan na, napapagod na ako na. Nagre-reset yung utak ni Mami Nak. Hey, Bibi, can you change? Can you change your uniform? Please, go up tears. How's your day? Huh? I really tell Mr. Martin. What did you tell? I tell I go camping. Why, did he ask? What? Did he ask? No, I tell him. Oh. Siya man pala talaga yung nagsabi. Ayan yung aking mga titiklupin, oh. Sobrang dami. Ito yung aming ginamit doon sa glamping. Mamaya na yan. Kaya meron pa din akong ihaham. You don't like that? Oh, you don't like that, Jenny? Ah, ito pala yung naninimaho. Unsa naman iinday? Maghalay sa ako, no? Kay murag na unsa na jud ni. Nagahawid pa ng kamera, nagahalay. I hope okay kayong lahat dyan, ha? Bahala tayo na. Unsa na ni ang ating life diri, basta kay... What is that? Ikaw, nung hingi ka na naman ng snack. Ako ay naglilinis dito, as always and forever. Palagi kong sinasabi sa inyo na maglilinis na talaga ako nitong glass. Ayan, ng glass, always nililikramo ni Inday. Nakita nyo sa akin, ha? Palagi naglilikramo yung Dale Jean. Oh, palagi yun. As always and forever, palagi kong sinasabi sa inyo, hindi ako perfectong tao. Marami akong pagkakamali sa aking buhay at marami akong mga hugot sa aking buhay. Marami akong problema. Tanggap na tanggap ko lahat ng inyong mga sinasabi sa akin kasi palagi ko yung ina-accept sa inyo. Ang iba, bitaw kay literalisis yun kayo mo. Now, pala nila na-realize na ako yung magproblema. Pag ilan ko na bang bisis sinabi na bisis talaga, na ako talaga yung may problema. Ang mga sinasabi, puro sila, bakit ko ba sisiraan yung ang tatay ng mga bata dito? Uy, hindi worth it! Hindi worth it nga siraan ko siya dito. Mas mabuting ako na lang yung sabihin ko yung ugali ko kaysa sabihin ko pa, ganito yung ugali ng aking asawa, ganito siya, nang chat siya ng iba. Uy, hindi maganda na siraan mo pa yung tatay ng mga bata mo. You should respect kahit ano pang inyong mga awayan dyan. Hindi mo i-vulgar yung... Pero wala naman akong sinabing meron siyang chatmate. Wala akong sinabing nagbababae siya. Wala akong sinabing mga ganito, mga ganyan. Naghugot na naman si Nailin. Nakauwi lang kami doon sa holiday. Nadan, dami na naman. Yan nga yung sinasabi ko. Pag nasa holiday, super relaxing yung iyong utak. Pag nandito na ako, madami akong naiisip at mga nababasang hindi maganda. Kaya gusto ko, maglakad-lakad na lang. Punta kami doon kina auntie. Kaya wala akong naiisip talaga. So, ayan na. Oh, linisan ko na ito. Ay, kay... Para naman maging masaya yung ating mga nanonood kay Buleng daw kayong balay. Hindi, Iljen. Bulang dyan bitaw ni siya. Hindi naman talaga ako perfectong tao. Oy na. Can you help? You wanna help? Yan. Oo. Yun yung aking iniisip ba na. For what? For what na magsiraan pa kayo ng images? At for what para gawan... Magawa-gawa ako ng issue, oy, na, ah, mayroon palang chatmate yung tatay ng mga bata, ganyan. Hindi naman totoo, bakit man ako maggagawa ng issue? Bakit ang iba gusto nilang sabihin yung tunay na totoo? Kaya ako daw ay sinungaling, ganito, ganyan. Hindi ko daw sinasabi yung tunay talaga na reason. For what? For, oh, sure, nagaling na ko. Anong tunay na reason ang kailangan kong sabihin sa... Lahat na ang tunay na reason is ang ugali kong pagkaganito, pagka-moody, pagka-OA, pagka-KSP, pagkaganito, pero very immature. Yung lahat ng mga sinasabi nyo, totoo yan. Kaya wala akong kailangan dapat i-prove sa inyo na dapat ipakita kung ganito, siraan ko. Hoy, siraan ko yung tatay ng mga bata na wala naman siyang ginawang masama. Alangan kung sabihin ko man na ganito, maghihiwalay kami dahil siya ay mayroong na-chat, siya ay ganito. Hindi ako ganyan na pagkatao. Kahit ganito ako, ayaw ko na manira ng pangalan ng isang tao. Kahit pa man siguro no, na mayroong ganyang mangyayari in the future, hindi ko din maiisip na gagawin niya yan. And I will never tell Nana. Talaga, Nana. Oh, manguha tayo ng banana. Hindi ko talaga sisiraan yung ugali kay... That's the father of your child. Dar, nagsira mo na si Inje. Father yan ng mga bata. Hindi dapat nasukdulan mo siyang siraan sa social media.
Yan yung aking sasabihin sa inyong lahat talaga. For what naman, magsiraan pa. Mas mabuti na lang na ugali ko yung sasabihin ko sa inyo. Kasi ako man yung problema. Ako man yun ang kuyong gumagawa ng issue. Yung iba kasi, dinadamay nila ang tatay ng mga bata na ganito daw, mayroon daw babae, mayroon... Sino bang nagkalat-kalat ng issue na yan? Ay, na may babae. Diba, clarify ko na to dati sa aking mga vlog na wala naman mga third party na involved. And to be honest sa inyo, ako yung nagawa ng problema at nagpalaki ng problema. Kaya nagkaawayan kami ng tatay ng mga bata. At pumunta ako ng holiday. Oh, i-explain ko na ito lahat. Pumunta kami doon sa holiday para ma-meet ko yung aking auntie, ang aking pamilya. At siya ay support naman. Siya yung nag-drive. Paano ba ako makapunta doon? Sinabi na aking auntie, ah, nandito na ako sa UK. Siyempre, sobrang excited ako. Oh, tapos nangyari na nga yung mga nangyari na pinagawa ni Ilda Ilgin yung mga dapat hindi magawa na maliit na problema, pinalaki. Siyempre, pag sabi na auntie ko, sobrang excited ko. Oh, so, sinimessage ko yung tatay ng mga bata nga, if okay lang, sama kami doon, siya yung mag-drive, ang auntie ko, ma-meet namin, and... Sinabi naman niya sa akin na, yes, I would be very happy na mag-drive kahit sobrang malayo so that you will have a Dumlao blood. Yung Dumlao kasi yung nanay ko at aking auntie. Kaya nag-drive-drive siya sa amin at nag-uusap-usap kami, ganon. At wala akong dapat na ipakita, ipaprove. Wala akong dapat na sabi sa inyo na, ay siya, kay dapat mag-ebidensya. Ebidensya daw ako. Kay, ano na yung sinasabi? Wala daw akong ebidensya. Nagsasalita ako ng ano mang ebidensya? Ano pong ebidensya ang gusto niyo makita na meron siyang kinakausap? Na wala naman yan talaga siyang kinakausap. At hindi din ako ganun na klaseng pagkatao. Bakit ko sisiraan siya? Uy, kay merong mga ano dyan, mga issue ng iba na lahat isabi na lang sa social media, bahala na masira yung inyong kuan mag-asawa, bahala na masira yung kanyang asawa, ah, basta kay halat, bayaw-yaw yun siya. It's very one-sided. It's very one-sided na ikaw lang, dapat ikaw lang yung mangmukhang maganda, ikaw lang yung mangmukhang mabait sa lahat ng tao, sa mata ng tao, dapat ikaw lang. Ang iyong asawa mo, kawawa, kay sinasabi, uy, itong aking asawa, ganito siya, ganyan. Uy, what? Ah, here. Sinasabi ko sa inyo dati na mayroong bad spirit dito kasi galit nga ako. Yun yung sinabi ko na galing lang daw sa akin kaya sinasabi ng iba na may bad spirit dito sa bahay. At humingi ako ng patawad noon na kung ano-ano lang yung ating sinasabi. Yes? What do you want? Kaya wala naman akong dapat talaga na ano bang gusto ng iba na sabihin ko na oh, ganito yung ginawa ng tatay ng mga bata. Meron siyang ganito, meron siyang kapling-pling. Hindi, it's not right. At wala naman talaga akong dapat ganun. May balik-balik na yung kuwani ba? Hindi na talaga ako matatapos na sa aking explanation. Wala akong dapat na ipagsabi sa inyo na ginawa niyang masama. Kay wala man kasi masama siyang ginawa. Ako lang naman talaga nagpalaki ng mga issue, mga problema. Kaya madaming nagagalit sa akin kay dahil sa aking ugali. And which is true. More? True yun. Tanggap ko yun. Madaming nagalit sa akin. It's better na madaming magalit sa dahil sa ugali mong totoo kaysa madaming mas gusto sa'yo that you are just trying to pretend na mabait kang tao na dapat siya lang ang dapat siya ang may sala ganyan. Respect din tayo sa ugali ng tatay ng mga bata. Respect din. Kaya ako ba ano talaga yung hindi talaga tama na magsiraan na ipagsabi mo pa na ganito yun siya, meron siyang mga ginawa, ganyan. Paano kung mag-okay kayo? Paano kung okay na kayo, nalaman ng mga tao, hala, ano pala yung asawa niya, merong mga chatmate, merong mga babae, ganyan. Pero I'm so thankful, no? Kahit ganito yung ugali ko, I'm proud and thankful. Ang tatay ng mga bata, walang ginagawang mga ganyan. Yan yung sasabihin ko sa inyong lahat na wala akong kailangan wala akong mga ebidensya na ipapakita kay wala naman din siyang kaganyanan. Kung merong mga issue yung ibang mga couple dito na nakikita ninyo, huwag nyo akong idamay.
wag yung damayin yung tatay ng mga bata kasi iba man siya at iba din ako. Iba rin ako. Kahit anong awayan pa yung mangyayari sa amin, hindi ko talaga yan siya. Igaganon, i-broadcast sa lahat. Kay kawawa naman, oy. Kayo yung dalawa, nagmahalan, nagjugjug-aa pa mo din ha. Sabi mo, mag-isip-isip din tayo. Kay ang social media kasi, limited lang din siya. You can tell the people na ang nangyari. Pero wag na, limit din natin yung ating isasabi. Kay sino lang mang kawawa pagtatawanan dyan. Mahahappy lang yan sila. Ay, ganyan pala yung kanyang asawa, ganyan. Pero no, thankful man ako kayo. Kahit ganito yung aking ugali, ang tatay ng mga bata, hindi talaga siya naghanap ng ibang mga ka-fling, hindi talaga siya naghanap ng ibang attention sa ibang tao, sa ibang babae. Kahit na ganito lang ako. Mm-mm. Kaya wala akong dapat ipag-prove sa iba no, na yung nagsasabi na ebidensya. Wala akong ipagsasabi sa inyong ebidensya. Uy, kay hindi din ako nagsisinungaling sa inyo na nag-awayan kami, ginagawa ko lang to para daw kilig sa amin, ganon. Hindi. Kay kung gusto ko lang talagang ganon, madaming nangyari pa sa aming buhay na mas worse, pero hindi ko piniling magsalita kay nak. Kay alam ko na in the future, magmalaki yung mga bata, mapapanood nila ito na nag-away lang mama, nagsumbwa. Guys, diba? Sinabi ko sa inyo, ako yung nanuntok sa tatay ng mga bata. Oh, ako yung may problema, ako yung mayroong mga thoughts na ganito, mga ganyan. Ako talaga lahat. Bakit ko daw always keep blaming myself? Kay alam nun, kay ako man ang nang, ako man yan talaga may kasalanan. Dapat daw hindi daw ako one-sided, dapat daw na balance daw. Hindi man balance, kay bakit ako man talaga yung gumawa ng kasalanan? Uy, ako yung gumawa ng issue, ako yung gumawa ng problema, ako yung may problema sa utak. Hindi na ako mental... Tawang-tawa nga ako nung nakita kami ng aking auntie kasi sabi ko, hindi na ako ma-mental hospital kay minasage ng aking auntie yung aking ulo. Ganyan lang talaga, we have dramas in life. Thankful, be thankful kayo. Proud ako sa inyo, wala kayong drama sa inyong mga life. Kasi ako madami talaga akong drama sa aking life. Mm-mm. At kahit madami akong drama sa aking life, laban lang pa rin ako dito. Uy. Oh, na-arrange na nga yan, oh. Oh, diba? Wala na yan siya deh, ang gulo. At ito, hindi pa talaga ako sobrang tapos. Medyo makalat pa. Yan dyan. Ito na lang yung tinira ko. Ito na. Ayan yung bigay ni Ma'am Zenny. Yan ako. Yan si Mami. Nabiak pala to. Yan si Jessica. Nung bata pa siya. Ayan. Tapos ito is mga sunglasses ko. Yan dyan. Ito yung teddy na bigay ng anak ng tatay ng mga bata. Yung eldest niya. Dyan ko din siya nilagay. At yung isa... yang monkey, hindi man yan dapat dyan yung monkey, hindi pa ako tapos magpunas dito, ano pa din siya, meron pa rin siyang mga ganun o mga kamay prints, fingerprints. Sana ba yung shoulder bag na, yung shoulder bag na bigay ni Ate Oni, yung ilalagay ko kasi dyan, kay maglilinis na laga ko, uy maglilinis na ako, yan yung aking goals in life. Nung nandun kami sa camping pad, no, sobrang saya ko, nakalimutan ko lahat ng nangyari sa aking sarili. Sabi ko, ala, relaxing pala talaga, no, and thankful ako kasi nandito na yung auntie ko, nandito yung pamilya ko, iba talaga yung feeling pag meron kang totoong auntie, totoong pamilya. Akala nga daw nila is nanay ko yun, kay magkamuka daw sila ng nanay. Sister yun ni nanay, youngest sister, and she's very lucky kasi nakahanap siya ng mabait na lalaki, kinuha siya doon sa Thailand. Oh, they're living happily ever after. Ay, sayang nga, hindi kami magka-neighbor ni auntie. Kay, og malapit lang talaga kami ni auntie. Ako na yung always kami magagala-gala doon. Hindi pa din ako nag-take ng exam. Wala pa akong tinig ni isang exam. Kay, alam ko sa aking sarili, hindi ko pa talaga maipapasa. Sobrang slow pa din ako. Nakaka-drive na ako. Yung problema is yung mga runabouts. Ganun yung problema ko eh. Kaya... hinay-hinay lang good taoy sa ating buhay. Oo, ang mga bata din, alam nyo, pag nawala yung kanilang tatay, is miss na nila agad. Pag umalis yung kanilang tatay, miss nila agad. Umalis yung kanilang tatay, miss na nila agad. Nung nandun kami sa aking auntie, hindi ako mapakali kay ang mga bata.
naghahanap sa kanilang tatay. I wanna see my daddy. I wanna see my... Parang na-traumatized na ba sila na wala yung kanyang tatay sa bahay. Ganun. Nung nandun kami sa kanila, sa kay auntie, si Jenny, palaging tumatakbo. Takbo talaga siya na sabi niya na, Mommy, Mommy, my daddy's here. Daddy's here. Ganun. Sigaw-sigaw siya. Sabi ko, wala yung tatay mo dyan. Oy. Kaya diba, nag-stay pa kami sa aming auntie. Doon kay auntie. Sobrang saya namin doon. Nagluto si auntie. Wala yung tatay mo dyan. So... Sabi ko sa kanilang tatay na I think kailangan naming umuwi diyan sa pad. Kay ang mga bata naghanap, sabi niya, okay lang eh, enjoy mo lang yung time mo diyan sa iyong auntie, sa iyong family, kay minsan-minsan lang nga magkita. Pero happy ako kay anytime, maka-drive na ako soon. Pwede ko man lang bisita si auntie, no? Pag magaling na talaga ako mag-drive. Para kasi siyang ano, 5-4 hours away. Para sa akin, sobrang malayo na siya. At straight-straight lang talaga yung biyahe. Ay, alam nyo naman yung daanan dito sa UK. Hindi kagaya dyan sa Pilipinas na walang mga roundabouts dito. Ang dami-daming roundabouts, ang dami-daming mga motorway. Kailangan ganito, nandito ka, nandun ka sa tamang posisyon ng kanang tamang road mo talaga, tamang daanan na dapat ganito. Ay, Jesus ko, sorry po. Tama talaga, dapat taming position. Kaya nako, isang sayup mo, isang mali mo sa daanan. Wala na, missing in place ka na. Hindi mo na alam saan na ba yung daanan, saan ka napupunta. Lalo na dito na wala silang, hindi ka basta-basta lang na maka-turn sa daanan. No. Kaya sometimes, hindi tayo basta-basta lang na mag-judge na ano mo yan siya, oy, bakit siya, ang tagal-tagal niya nang aral ng pag-aaral dito ng pagdadrive. Madami po ang mga kay ang pinakamahisa daw ito. Sorry, isa daw ito sa pinakamahirap na. What? Isa ito sa country na pinakamahirap daw din kunan ng lisensya. Kaya sabi ng tatay ng mga bata dati pag alam nila sa Thailand kasi pwede kang mag-rent ng sasakyan pag pupunta ka ng Thailand. Alam nila, pag nalaman nila na galing ka sa UK is, grabe yung trust nila kasi isa sa pinaka-strict na magkuha ng lisensya. Madami pong mga Pilipino dito, nagle-learn sila. Na, sikap lang talaga ako, bay, mag-positive lang talaga ako sa aking pag-aaral sa aking driving. And hopefully it will pass. Yeah. Adya lang tayo sa ating buhay, kudoy. Oo, ang mga bata, miss nila agad yung kanilang tatay. Ganyan sila. Sobrang mamiss ang tatay pag wala sa kanilang giliran. Tatay, tatay, di ba nakita niyo yung vlog ko na nagpasyal kami kasama yung kanilang tatay? Kinuha lang yung sasakyan. Wa na, hindi na mapakali. Naglakaw na, ayaw na maglaro doon sa playground. Ayaw na lahat. Nawala ang aking tatay. Puro lang talaga tatay. Pag umalis ang tatay, ay puro tatay. Hoy, linis na siya. Kulang na lang yan is magpolishing. Ano? Para shiny din, shiny. Kanina, nagtanggal ako dito ng... Ayan, ayaw ko sana yung tanggalin yung silupin. Ayan, oh, may silupin pa yan siya. Kaso, nag-ano kasi siya ko siya ng pinapangit ba? Kay pag ganyan kasi, oh, magasgas na. Pure na siyang gasgas, ganyan. Gusto ko sana ito siyang dalhin sa taas. Itong dalawa kong mga ganito. Yan, yung glass. Kay parang hindi naman siya bagay kasi, no, ganyan na itsura, oh. At hayaan ko na muna yan. Kaya wala pa kung white na ganito. Gusto kong white na ganyan. Dalawa. Dyan at dyan. So, next time na lang. Next time na lang siguro yan. Basta. Ang importante, malinis na yan dyan sa taas. At ito, ang pram. Dyan lang kasi yan siya nakaparking. Mamaya ko na din yan i-linis. What's wrong, Jennifer? Kama na kay, I will babat nyo na be. Ibabat ko na tong isang anak ko, okay. Sige na kay, oh, you're so dirty na. Agoy, nagawa ka na naman dito. Ayan. Ah, nag-charge na pala din ako ng aming pang-hover. Kaya mag-hover na ako. Meron ako nagawa ngayon. And I'm so happy, meron akong achievement. Kaya mga alikabok dyan, mamaya, punas-punasan ko din yan. Ito, i-arrange ko. Yung bag namin, hindi pa nalabahan. Hala, bakit nandyan yung aking sapatos na sinong naglagay nito dito? Nabasa, nanak. I know it's you. Even if you don't say, I know it's you, nanak. Oh, dumi ng likura ng sapatos na to. Yes, kaya ganun. Ganun lang yung sinasabi ko sa inyo na ginagawa ko po yung aking best
para sa mga bata at hindi naman talaga din ako naglilikramo sa aking gawaing bahay. Maybe one time na nabasa kasi ako na naglilikramo daw ako. Maybe hindi ko naman minimin na naglilikramo talaga ako. Yung reklamo kasi na every day na lang. Hindi, oy, I'm happy to do my job. I'm happy to do my task as a mama. Kay alam ko, tayong lahat na mga parents, tayong lahat na mga nanay, meron talaga tayong obligasyon at I know it's non-stop. Lahat tayo, non-stop yung ating mga obligasyon na gawaing bahay. Kaya wala naman, walang problema talaga sa akin na magkalat itong mga bata. Ayan, si Inday Jenny. And hopefully, makapinta na ako dito. Oh. I need to learn na pintahan yung mga dyan para malinis din tignan itong Hoover. Hey, don't open it kay... Lalabas na naman to siya, mababasa na naman. Sige na, go na upstairs, please. Go upstairs, kaya magwabat. Ang kanyang rashes, bitaw. Tinulungan ako ng aking auntie dyan. Medyo nawawala-wala na siya. Kaso amo yung tawag sa cream. Amo, alam nyo ba yung amo? Na cream? Yun yung naka-help kay Inday Jenny. Yan yung ating weather, oh. Umuulan, biglaang umuulan, biglaang umiinit. Nono ba? Mama! Nako nito, oh. Nilako na to. Sige na, upstairs na please. Upstairs kay we will babat. Maghapat na ito si Inday. Yes! I'm done for today. Itong aking mga dito. I-check ko din itong ating mga prutas. Kaya naiwan din namin ito na medyo matagal-tagal. Itong glass na ito, kailangan ko din itong hugasan kay maalok ka bo. Nakakain pa kaya ito? Sabaan ni mo, Day. Ha? Mana ka sa iyong nanay. I'd rather be noisy kaysa sa... Parang walang buhay ang aking mga anak. Marami nagsasabi dun sa man yung saba man kayo mo. Sobrang saba ninyo na pamilya. Yan is the best sign of a healthy living. Oh, healthy living! Pag ganyan na bata, hyper, sign yan siya na she's healthy. Mas gustuhin ko pa na badlongon, makulit ganyan. Kaysa sa walang buhay na mas kawawa yung bata na para lang vegetable. Kaya ako, super thankful ako kahit ganyan sa Inday Jenny. Kahit ganyan siya kakulit, kahit ganyan siya, hindi siya nakikinig, huwag niyo po siyang problemahin. Kasi ako naman ang nag-aalaga sa kanya, hindi naman kayo. Oh, ayaw mo pag problema, huwag niyo problemahin yan siya. Uy, pag ganyan siya kakulit, kahit hindi naman kayo ang kasama ni Inday Jenny. Ako naman yung kasama ni Inday Jenny and I'm so aware na ganyan yung ugali niya. Slowly and everyday, sinasabihan lang siya na dapat ganito, o pati si Jessica nag-a-advise na yan sa kanyang sister na dapat ganito ka Jenny, dapat ganyan, caring. Sometimes nag-aaway pa din silang dalawa pero hindi na mostly. I'm so happy na naka-spend time sila ng time kasama yung aking auntie, kasama si Paul, kasama yung kanilang tatay. Happy ako kay nakita ko yung happiness ng mga bata yung sa dagat bitaw si Inday JJ. Hindi po talaga siya ma-stop na, huy, wag ka na dyan. Andiyan na naman, oh, nagkalat na naman si Inday. Ito bitaw, itatapon ko na lang siguro. Tumawa man din kasi ako, oy, kaya hanapin man kasi nila na, mama, asan na yung aking laruan? Ilagay ko lang to dito sa gilaran, mamaya na yan. Okay, tapos na si mami. Maraming salamat sa inyong lahat ng mga concerns ninyo, sa lahat ng mga advice, sa lahat ng mga, alam nyo, lahat-lahat na talaga, mga constructive criticism, kahit manigative man ang mga comment ninyo. Love pa rin ko kayong lahat kahit ayaw nyo sa akin, ah. Yung mga ayaw sa akin, thankful pa din ako sa kanila. Kay bakit nandiyan pa rin sila? Nandiyan pa rin sila na nag-a-advise. Hoy, quiet, oy, don't be like that. Nandiyan pa rin sila nag-a-advise at concern na dapat. Oh, ayan, ganito yung gawin. Antok na yan siya. Sige na, oy, dito ko na lang i-end kay kailangan ko din to siyang alagaan. Okay, uwa, nag-hyper na gud si Inday. That is the hyper bibe. Oh, na meron na namang bangko kinuha niya. Ito siya. Quiet, please. Ito siya is dito na lang siguro yan ang aming hover. Yan, oh. Diyan. Mabagli pa man yan. Baling ko na dito sa taas. Kaya medyo okay-okay na siya. Maliwalas na ng kunti ang aming bahay. Say thank you everyone. Where did you get that? Ba? Puti or cream? Yan. Dapat cream or puti. Gusto ko na kulay. But not now, but maybe soon. Not now, but maybe soon.
pag meron ang pira next 100 years, dapat 100 years ako na. Nagbablog pa din ako hanggang 100 years. Bye-bye na, oy. Naabot naman tayong nagblablog hanggang 100 years. Bye-bye. Take care kayong lahat. And thank you so much, everyone, for the support and for the love, for the nice comments. Sa lahat ng mga comments din yung lahat talaga. Thankful ako sa inyo kahit hindi man ako makareply. Bye-bye. We'll see you again tomorrow. And we love you all. God bless.